Hello, cooking time. So, guys, ito po ang ulam namin for today. Para po kasi ang sarap ng ng tuyo. Tapos magkagawa na lang ako ng crab soup. Then lalagyan ko siya ng ng repolyo. Tsaka egg. Then ito pong hotdog na to, ipiprito ko po para sa anak ko. Tapos yung tuyo para sa amin ni mama. So yan po ang ulam namin for today. Pwede rin po ako mag-scrambled egg. Ayan, diba ang sarap? Ayan na guys, pinakuluan ko po muna yung tubig para sa ating soup. So bali guys, yan tubig na yan is bali, ito pong takalan ko, yung pinagtakalan ko sa kanya, malaking mug. Bali, ano siya, 2.5 mug yan tubig na yan. Tapos itong pinagtunawan ko dun sa crab powder, yan, kalahati. So bali yung total ng tubig niya is 3 ganito. Guys, 3 po ha, 3. Pero depende po sa inyo, pwede nyo naman pong dagdagan kung gusto nyo ng mas marami pong sabaw. So ayan guys, since na kumukulo na po yung ating tubig, pwede na po nating ilagay yung crab powder. So yan pong mga yan, yan po yung pinakang yung sa repolyo, yung matigas. So inuna ko po siyang ilagay kasi nga matigas siya. So sayang naman kung itatapon, di ba? Sa mahal ng bilihin ngayon, kailangan talaga tayo maging wise. So ito po, ilalagay na natin tong ating crab mixture. Ayan. Hindi na po natin kailangan timplahan to guys, kasi na po siya, mix na siya. May timpla na po yung mixture na yon. So hindi na po natin kailangan timplahan. Pero kung po kayo, maaalat po kayong sa timpla, pwede ninyo naman pong dagdagan ng konting iodized salt. Pero since ito pong crab soup natin, itong crab powder is na po yan, kumpleto na po yan ng recado. Ayan. Bali, ang i-add lang po natin dyan is yung nga tubig tsaka yung egg or gulay. Importante rin po kasi sa soup is yung gulay. Diba? Para healthy. Ayan. Although, yun pong ating soup powder is kumbaga siya, yung ready-made, ganun. Or marami siyang MSG. At least, pag sinamahan po natin ng gulay at saka ng itlog, is healthy na rin po yun. At least may gulay po. Okay. So, ayan. Hintayin lang po natin yan kumulo. Pwede na po natin ilagay yung repolyo. So guys, ito po yung repolyo. Hiniwa ko lang po siya ng maliliit. Ayan. So, pwede na natin siyang ilagay dun sa ating soup. Since kumukulo na siya. At lulutuin pa rin naman po natin yan ng parang half cook hanggang tapos tatakpan na natin. And okay na. Meron na tayong soup. Napakasimple lang po. At ilalagay na rin po natin itong egg. Isa lang po ito. Kasi gusto ko pong mag scrambled egg.
So, ayan. Okay na ang ating soup. Tingnan po natin kung masarap. Sarap guys. Medyo matabang siya pero para sa akin okay na. Anyways, pwede naman siyang dagdagan kung gusto po ng medyo paalat-alat. Pwede siyang dagdagan ng patis or hindi lang, patis lang. Okay, gawa ng ating crab soup. Scrambled egg naman po guys. Since natapos ko na yung soup natin, ito pong scrambled egg na to. Simple lang din po. Nilagyan ko lang siya ng iodized salt, konting betsin, at konting pamintang pino. Ayan. So guys, ipapakita ko na rin po kung paano po ako magluto ng scrambled egg with sibuyas at kamatis. So, yung pong fried egg natin na nauna na ipinakita ko sa inyo, ito naman po sa pangalawa is dadagdagan lang ng sibuyas at kamatis. So, same procedure lang po din.
hayaan lang po natin maluto yung iba pang itlog. Tapos, pabaliktarin po natin siya na parang omelette. Ititiklop lang po natin sa gitna. Ayan, tapos, okay na siya. Hayaan lang natin siyang medyo matoasted. Ayan na, yung ating scrambled egg with tuyo. Prito na po natin siya. Guys, para lang, ang gagawin ko po dito is parang ano lang siya, yung parang omelette. Ayan, titiklop-tiklopin ko lang yan. Yan. Parang omelette lang siya. Tapos po, ang susunod ko pong iluluto dito is yung hotdog. Sausage ng aking anak. Kasi hindi po siya kakain ng tuyo. Although, hihigop siya ng soup. Is hotdog lang po talaga. Ayan, tapos na natin yung last batch. Ayan. Kunin na natin siya. Ayan, luto na ang ating gulang for today. Wow! Okay, ayan. Meron na tayong crab soup. Scrambled egg or fried egg, tuyo, at hotdog. Yan. Turururup. Yan ang ating ulam for today. With banana.